Sex appeal. Ito yung pinakamagandang asset ng isang tao. May mga taong meron at may mga tao ring wala. Pero ikaw, pwede kang magkaroon ng sex appeal at magpalakas ng sex appeal. Hindi ito imposible. Kasi ito ah, may mga kakilala akong mga gwapo, mga ganda. Pero, alam mo yun, parang gwapo nga. Pero wala namang ka-sex appeal. Walang ka-sex appeal. Ganda nga, pero parang hindi ka mapapa... At meron din yung mga taong hindi kagwapuhan at hindi rin kagandahan. Pero ang lalakas ng mga sex appeal nila, di ba? Yung parang mapapa... Mapapaganong ka na lang pag nakita mo sila. Parang hindi mo papansin. At meron ding mga gwapo na nga. Tapos ang lalakas pa ng mga sex appeal nila. At hindi ako yon. Hindi ako yon. Hindi rin ako yon. Alam na alam ko yon. Kasi pinapanood mo to ngayon. So ito na naman tayo. Ano nga ba yung sex appeal? Appeal. It is the quality of being attractive in a sexual way. Defined as having some trait or characteristic that causes other people to become interested or even sexually aroused. So meaning, may ginagawa, may pwede kang gawin na pwede mo silang ma-arouse. Siguro nga meron ka nito pero hindi mo lang napapansin, di ba? Ito rin ay isang abilidad. Ability to attract the sexual or erotic interest of other people. So meaning, parang yung tipong malilibugan yung isang tao pag nakita ka niya o pag nakausap ka niya. Yung minsan, makakakita ka ng, wow, yung ang gwapo nila, di ba? Tapos ang gaganda nila, tapos shit, ang ganda niya. Yung inggit na inggit ka sa itsura niya kasi nga, ang ganda-ganda niya, ang gwapo-gwapo niya, di ba? Pero pag once na nalapitan mo, tapos nakausap mo yung gwapong yun o yung magandang yun, mapapa, oh shit, yung parang mapapaano ka lang, matuturn off ka. Shit, gwapo nga, kwelats naman. Ang ganda nga, ang arte naman. Diba may mga itsura sila, pero yung utak nila, utak palaka. Doon tayo natuturn off sa kanila, doon sila natuturn off sa'yo. Kung gwapo ka man at wala kang kasek-sek sa pil. Yung gwapo siya, pero baduy siya. Maganda siya, pero hindi siya yummy. Alam mo yun, yung mga pagkakaiba ng mga yon. So ano nga ba yung meron ng mga taong malalakas yung mga sex appeal? Yung tipong libog na libog ka sa kanila pero hindi mo alam kung ano yung nagpapalibog sa'yo. Kung ano yung nagpapalakas ng dating nila. Gwapo at maganda ay itsura ng isang tao. Matangos na ilong, magandang mata, kissable lips, magandang katawan, malalaking puwet, ganyan. At kung hindi maganda yung katawan mo, pwede kang magpareto kayo kung gusto mo. Pero iba pa rin kung yung isang tao hindi masyado maganda, hindi masyado gwapo, wala masyadong itsura, average looking lang, pero ang lalakas ng dating nila, di ba? Sa video to, bibigyan kita ng 6 na tips para palakasin yung sex appeal mo. Ito yung mapapaisip yung mga taong makakakita sa'yo, yung mga taong makakamit mo. Shit, ang yami siguro nito sa kama. Iuwi ko to pag naiuwi ko to. Yung gustong gusto ko nilang iuwi. Ano, handa ka na bang maiuwi? Ha? Handa ka na bang mag-uwi? Ha? Simulan na natin to. Malawak ang isip, matalas ang diwa. Yun nga lang, kakaiba ang tapas ng dila. Kaya tip number one, boses. Boses, tol? Boses. Oo, kasi karamihan sa mga babae, nataturn up sa isang lalaking mas mataas pa yung tono ng boses kesa kanila. Gusto mo bang lumabas? Diba? Kaya pababain mo yung tono ng boses mo, brad. Gusto mo bang lumabas? O diba? Gustong-gusto ng mga babae ito, tol. Kasi ito yung sign, yung sinyales of high testosterone. Yung mababang boses. Yung bass, yung bass ng boses mo. Sa babae naman, ayaw ng mga lalaki naman. Nakaka-turn off naman sa mga lalaki. Yung babaeng mas mababa pa yung boses kesa sa kanila. Alam mo yun, babae ka pero mas mababa yung boses mo kesa sa lalaki. Para sa akin, yung smooth. Yung hindi mataas pero hindi mababa. Yung smooth pero sexy. Yung makapagsalita eh, confident magsalita. Yun yung gustong-gusto kong boses. Di ko alam kung paano huwin kasi hindi naman ako babae. Pero alam mo yun, lagi akong na-attract sa mga ganong babae. Parang medyo rap si ba? Basta may kakaiba, di ko rin alam. Tip number 2, magpaganda ka ng katawan. Naba, of course, tol. Kung gusto mong magpalakas ng sex appeal, kailangan maganda yung katawan mo. Kung hindi naman maganda, kailangan mag-workout ka. Diba? Paghirapan mo. Kasi yung abs, hindi yan nabibili. Hindi yan nabibili sa palengke. Yung abs yung parang, ha? Pabili nga po ng 6 na abs para for 6 months. Alam mo yun, per month lang yung abs mo eh, no? Diba? O kaya, pwede ka rin magparetoke kung gusto mo. Kung may pera ka, magparetoke ka. Pero alam mo, pag nagparetoke ka, mawawala yan. Kasi,
parang rinentahan mo lang yan. Hindi yan tatagal. Kasi yung pag-workout, hindi lang sa katawan yan. Pati rin sa utak yan, yung pagiging disiplinado mo. Diba? Pagiging makatao, yung parang pinapa-level up mo yung pagkatao mo. At kung ikaw, kagaya lang kita, na hindi tayo nabiyayaan ng mga kagwapuhan, malaartistahin mo ka, aba, anong magagawa natin? Siyempre, tol, bumawi tayo. Saan pa? O di sa katawan, di ba? Magpaganda tayo ng katawan. Siguro nga, gwapo sila. Pero kung pwede silang magsuot ng bra sa bilbil nila, sa suso nila, yung parang mas malaki pa yung mga suso nila kaysa sa mga babae na. Sige, gwapo ka na lang. Number 3, glow. Glow in the dark, man. Not just in the dark, but in the sunshine as well, you know? In the daylight, you gotta glow, you know? You gotta glow, bro. Ayusin mo yung sarili mo. Kilalanin mo yung sarili mo. Aba, kasi, bakit ka mo? Kasi sa'yo yan. Kailangan mong kilalanin, tapos ayusin yung sa'yo. Mag-shave ka ng bigote mo o balbas mo, tapos magpagupit ka. Pero kung bagay mo at gusto mo maging long hair, aba, go, buhay mo yan. Hindi ako magaling maggupit. Pero, marunong akong maggupit. Kaya ginugupit ko yung sarili ko. Kasi pag humaba to, nagmumukha akong gurang. Nakita nyo naman sa mga recent videos ko, di ba? Kaya nagugupit na ako. Every 3 weeks, ginugupit ko. 3 to 4 weeks, mga anon, ginugupit ko yung sarili ko. Kasi pag every 3 to 4 weeks akong pumupunta sa barbero, aba, magastos, di ba? Ang gastos nun. So, natuto akong maggupit ng ako lang. Kasi makakasave ako ng pera, ng oras, tapos di na ako pupunta sa barbero, di ko na siya iistorbohin pa, di ba? Yun lang. Number 4, pabango. Oo, pabango. Hindi mo kailangan bumili ng mamahaling pabango, pero kailangan mo piliin yung pabangong bagay sa'yo. Sa sarili mo, yung bagay sa amoy mo. Yung gustong-gusto mong pabango. Yung tipong mapapadanga sa mga tao, kahit hindi lang babae, mapapasingot sila ng gusto. Yung papapa... yung mapapaganon sila ng gusto. Yung mapapaisusunod nila, mga ilong nila sa sobrang bango. Kaya tip ko sa'yo, huwag kang pumili ng masyadong malakas na pabango. Kasi nakakasakit ng ulo pag malakas masyado yung pabango. Huwag ka rin pumili ng masyadong mahina. Kasi pag masyadong mahina, hindi nila maamoy, di ba? Nagpabango ka pa, kung mahina lang din naman. Pabango ko nung 3rd year high school ako, pabango ko pa rin hanggang ngayon. At marami ng mga taong anong pabango mo, tol? Pero hindi ko sinasabi. Kasi alam mo, pabango ko yan. Ayokong angkinin mo. Kasi pag pinabango mo rin, o sasabihin nila, okay, denchi yan, di ba? Mapapaganon na sila, di ba? So pareho na tayo ng pabango. Kaya pumili ka ng pabango mo, maghanap ka ng sayo. Sa sobrang dami ng pabango, tol, gagayahin mo pa yung akin, maghanap ka rin ng sayo. Tip ko rin, pag nagpapabango ka dito sa balikat, dito sa center ng balikat mo, dun sa t-shirt mo, dito, ganon, okay na yon. Tapos dito, okay na yan. Tapos dito, okay na yan. Tapos dito sa legs, okay na yan. Diba? Pero hindi rin masyadong maganda dito eh. Mas maganda dito sa baba ng leg mo. Kasi you never know kung hahalikan ka nila dito, medyo mapait-pait yung pabango, diba? Kaya mas gugustuhin mo dito. Tapos dito. Tapos maganda rin sa mga wrist. Dito. Pabango mo rin dito. Kasi ito yung mga pinaka-effective na lugar para maamoy nila yung pabango mo. Siyempre, magpapabango ka rin dito. Pero huwag mong ipaligo yung parang kssss, ganun na, diba? Yung parang kssss, ganun, okay na yun. Number 5, killer eye. Hindi ibig sabihin na killer eye, ipapatay ka na yung parang, putangin mo, papatayin kita. Hindi ganun, tol. Hindi ganun yung killer eye, ha? Pansin mo siguro, alam kong pansin na pansin mo na karamihan sa mga taong kakilala mo, walang killer eye. Yung parang, pag nakikipag-usap sila sa isang tao o sa ibang tao, yung parang titignan lang nila sa mata pero ibabaling agad nila yung tingin nila. O kahit ikaw yung kausap nila, mapapansin mong ibabaling nila yung tingin nila pag wala sila nitong killer eye na sinasabi ko. Alam mo yung Sakuragi, yun. Kaya ikaw, kapag kausap mo yung isang babae, lalong-lalo na kung gustong-gusto mo siya, tignan mo siya sa mga mata. Tapos yung titing mo, yung parang nakikita mo yung utak niya sa ulo niya. Kapag relax ka lang at confident ka habang tinititigan mo yung babae sa mga mata niya, ma-awkward siya. Sigurado ako, ma-awkward siya. Pero, manginginig yung tuhod niyan sa'yo. Sigurado rin ako niyan. Kasi manginginig yung tuhod niya sa kalakasan ng confidence, relax, tapos yung tingin mo parang nakakalusaw, ang lakas ng dating, parang gano'n, di ba? And last but not the least, bro, maging kalmado ka at kontrolin mo yung emosyon mo
sa lahat ng sitwasyon. Kahit anong nangyayari, kailangan kalmado ka. Kailangan nakokontrol mo yung emosyon mo. Kailangan matuto kang kontrolin yung emosyon mo. Siguro type ka niya kahit nervyoso ka. Pero alam mo, pag ganyan, hindi kayo magtatagal. Kasi nervyoso ka nga, di ba? Hindi yan magtatagal. Kailangan mo pa rin matutong maging kalmado. At maging, ano, maging kontrolado sa lahat ng bagay. Kasi kapag nabubulol-bulol ka, tapos hindi ka mapakalilagi, kapag kuusap mo yung mga tao, hindi rin sila mapapakali. Hindi rin sila magiging komportable sa lugar nyo. O kaya kapag kuusap mo sila, hindi sila magiging komportable sa'yo. Kaya kahit na anong ginagawa mo, maging kalmado ka lang, tol. Kahit na yung tipong hinahabol ka na ng aso, yung takbo mo parang... O kahit yung tipong kinagat ka na mismo ng aso sa pet mo, maging kalmado ka lang. Kasi hindi mo naman ikakamatay yan. Unless titi na yung kinagat sa'yo. Kasi nga, pag titi, delikado na. Hindi mo na may babalik, baka putulin niya, di ba? Kaya next time, nalalapit ka o kakausapin mo yung isang babae. O kung babae ka man, pwede rin sa'yo. Kung kakausapin mo yung lalaking gusto mo, maging kalmado ka at relax. Alam mo yun, magiging smooth yung mga sinasabi mo, yung galawan mo, magiging smooth. At alam mo, pag ganito kasi, napapansin ng isang taong kausap mo, pag kalmado ka, tapos relax ka lang makipag-usap. Kasi nga, parang, oh shit, yung parang anghat niya, confidence, lahat-lahat na dyan, nandyan na. At lalakas yung dating mo sa tingin nila. Gwapo sila, magaganda sila, kaya hayaan mo sila. Mag-focus ka sa sarili mo, ituon mo yung pansin mo sa sarili mo. Kasi... kung tayo, hindi tayo pinanganak na kagaya nila, gwapo, magaganda, di ba? Pero pwede tayong bumawi. Pwede tayong bumawi sa sex appeal. Di ba? Kasi kung sila, kahit gwapo man sila, magaganda, pero wala silang nito nandito. Wala silang ganyan. Anong gamit nun? Mukha lang yun, itsura lang yun. Eto, libre to, natututunan to. At hindi to nananakaw ng ibang tao. Kaya kailangan matutunan mo nito bago ka mamatay, bago ka pumunta dun sa kabilang buhay. Maranasan mo man lang magkaroon ng sex appeal, ng malakas na sex appeal, ng malakas yung dating. Alam mo yun, yung pag dumadaang kay boom, boom, ganun. Diba? Kung gusto mo magkaroon ng malakas na sex appeal, sana sundin mo to. At kung ayaw mo, putang ina mo, wag mo. Hindi kita pinipilit para panoorin yung video. Ako nga pala si Denjo at ito yung Denial Denjay TV. Sana may natutunan ka, babush. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong.